Hi guys, this is Lina and welcome back to my YouTube channel, LittleTeyas. Happy New Year po sa inyong lahat. And I hope everyone is doing well right now. So, yun na nga po. For today's video, meron na naman ako sa inyong isa-share na quick and easy recipe na natutunan ko sa aking omoni o yung mom-in-law ko. Ito po yung version ko ng Chap-Chae or yung Korean version ng ating pansit gisado sa Pilipinas. So, itong recipe na to is natutunan ko sa omoni ko since kapag nagagawa siya o nagluluto siya nito, lagi ako nanonood. So, tinuturuan niya ako and then natutunan ko. So, ngayong dinner, nag-request si Honey na gusto niya kumain ng chapche for dinner. So, naisipan ko na i-video na din and i-share ko sa inyo yung aking quick and easy recipe na I'm sure magugustuhan nyo, especially yung mga friends, family, and yung mga kababayan ko dyan na nahihilig or gustong-gusto ang mga Korean food or nahihilig kumain sa mga Korean food ngayon. So, yun na nga. Without further ado, tara na magluto and papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, I hope ma-enjoy nyo yung video natin for Hi today. Hi guys, I'm back again. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga ingredients na kakailangan natin sa pagluluto ng chapche or yung Korean version ng Philippine pansit gisado. So, ito po yung mga ingredients na kakailangan natin sa pagluluto ng chapche. So, meron po ako ditong ready na fish cake or omok. Meron din tayo ditong chives or buchu in Korean. Meron din tayong mushroom or bosot in Korean. And meron tayo dito yung gagamitin natin para sa ating chapche na Korean vermicelli or tangmyeon. And then red and yellow bell pepper or pima in Korean. Plus meron din tayong half ng chopped onion. And then meron tayong one piece na carrot or danggun in Korean. So ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng chapche. So, sa mga makakapanood ng video na to, meron pong iba't ibang klase ng paraan or procedure ng pagluluto ng chapche depende sa nagluluto. So, ito pong gagawin ko ngayon is yung my own version ng chapche. Especially, natutunan ko siya sa omoni ko, your mom-in-law ko. And, isi-share ko lang sa inyo yung quick and easy recipe and yung pagluluto ko ng chapche. So, yung iba, gumagamit sila ng pork meat or beef meat. Ngayon naman, ako naman, instead of meat, gagamit lang ako ng fish cake or omok in Korean. So, yan na po ang ating main ingredients pampalasa sa ating chapche. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-ready or paano ko siya lutuin. So, stay tuned guys! And I hope sana ma-enjoy nyo yung video natin for today. And kung magustuhan nyo po yung video ko today, please give it a thumbs up. And syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, LittleTeyas. So, let's go guys. Without further ado, let's cook and samahan niyo po ako. So, let's go guys. Hi guys, I'm back again. So, ngayon ito na nga, lulutuin na natin ang ating chapche. First, prepare natin ang ating kalan. And then mag-add lang tayo ng konting oil. And then, isosote lang natin ng very, very light ang ating mga vegetables or yung mga ingredients natin. Tapos, tsaka natin siya inimix and marinate. Tsaka natin lalagyan.
Ilalagay ko muna ang ating onion ng very, very light until golden brown. After natin ang sauté ang ating onion, next naman natin is sauté ang ating carrot or tangon. Next naman natin i-stir, susuti ang ating, or stir fry ang ating red and yellow tima or bell pepper. Ilalagay natin ang ating mushroom or bosot in Korean. And then, ilalagay natin ang ating fish cake or yung omok into diyan. And then, ito saute lang natin sa together. Yan. After natin malagay yung mushroom, ilalagay naman yung mushroom, fish cake, ilalagay naman natin ang ating chives or putu in Korean. And then, isosote lang natin siya ulit. Together. Nang very, very light. Ganyan lang kadali ang pagluto ng chap-chae. And then, after that, natin na carrots and onion. Lalagyan na din natin. And then, stir ng mix well. So, ayan. Ganyan lang po kadali ang pagluluto. Remember, reminder lang sa mga makapanood ng video na to, ito po yung version ko ng pagluluto ng chap-chae. Kung mapapansin nyo, na iba siya sa pangkaranti sa ibang nagluluto. Ito yung version ko ng Korean chap-chae. So, ayan. Ayan. That's it. Finish na ang ating veggies. Next step naman natin is yung lutuin natin yung noodles and then saka natin siya imi-mix together pati natin yung soy sauce, salt, pepper para nagdagpang palasa sa ating chap-chae. So, ito na siya after. Ayan. So, let's go guys! Samahan niyo ako sa
So, kanina after natin isugay, yung nang very, very light yung ating mga veggies na ilalagay natin sa ating Korean chap-chae. Next naman is lutuin na natin yung tangmyeon or yung versemelli noodle na gagamitin natin sa chap-chae. So, dito meron akong ipakulo na ako ng 500 ml ng water. Nasa 3 to 4 cups siya ng water. And then, nag-add lang ako ng 2 tablespoons ng soy sauce or kanjang plus 1 tablespoon ng sugar dito sa ating water. And then, ilalagay na natin ang ating noodles or tangmyeon. And then, papakuluan lang natin siya ng very, very light. So, yan. Papakuluan lang natin siya hanggang lumabot yung ating noodles. And after that, i-drain natin siya. And then, yung noodles, i-mix natin sa ating mga yache o yung veggies na sinute natin. So, after 15 minutes, ito na yung ating tangmyeon or yung versemelli noodles na gagamitin natin sa ating chap-chae. So, next step naman is i-drain na natin siya and then ready to mix na siya dun sa sinutay nating mga veggies or yache kanina. So, let's go guys! Hi guys! I'm back again! So, kanina after ko isutay yung mga veggies and then lutuin yung noodles. Ngayon naman, after ko siya ma-drain, ito na ang kanyang itsura. So, ayan. And next step natin is, imimix na natin lahat yung mga natirang ingredients para maluto or magawa natin ng ating chap-chae. So, first, maglalagay ako, meron ako ditong 2 tablespoons ng soy sauce or kanjang in Korean. And then, imimix lang natin siya. And then, after that, optional lang to. Kasi kanina, pinakuluan na natin siya with soy sauce and sugar. Pero, it's up to you kung natabangan kayo or naalatan kayo. Kung gusto nyo medyo maalat, mag-add lang kayo ng soy sauce. Kung hindi naman, okay lang din kung hindi na. Kasi since napakuluan na natin siya with soy sauce kanina. So, after that, 3 tablespoons ng sesame oil. Ayan, nalagay lang natin siya. And then, 1 tablespoon ng sugar. And then, after that, mag-add lang tayo ng konting pepper. And then, after that, imimix na natin siya. First, imimix na muna natin ang ating imimix natin ang noodles. So, yan. Wala akong tsanggap. So, gagamit tayo ng chopstick. Yan. Mix lang natin siyang mabuti. Uusok-usok pa siya. Yan. So, ayan po ang itsura niya. So, after natin ma-mix, ilalagay na naman natin yung kaninang sinute natin na veggies and fish cake. So, ito siya. Ayan. Sa mga iba po na nagluluto ng, kung mapapansin nyo, iba yung way and procedure ko ng pagluluto ng chap-chae kasi ito yung matutunan ko from my omni. So, kung meron man pagkakaiba sa mga napanood nyo na or mga friends na or kakilala nyo marunong magluto, reminder lang po, may iba't ibang klase ng pagluluto ng Korean food depende sa nakasanayan or kung ano ang ways ng pagluluto ng nagluluto. Gets nyo na ba? So, ayan. Mostly, pag nagluluto ng chap-chae, by hands talaga, pag minimix siya. Since, wala akong plastic gloves, ang parang, hindi naman siya ganun ka-ano, kung
gagamitin ko yung bare hands ko, so chopstick na lang. Muna. So yan. So yan. That's it. Finish na ang ating Korean chap-chae. And ito na siya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung after ko siyang ma-serve kay Honey. And I hope na-enjoy nyo yung video natin for today. So, ganun lang. Super quick and easy lang niyang gawin. And I hope sana magawa nyo din siya sa mga bahay nyo. So, yun na po. Thank you so much for watching. And see you on my next vlog. Bye! Gagawin. So, I hope ma-enjoy nyo yung video natin for today. And please, sa mga makakapanood ngayon, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, LittleTeyas, for more video updates. Please also don't forget to click the bell icon for more video updates. So, thank you so much, and let's cook na. Samahan niyo ako. So, let's go, guys!